Sana nanganak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sumaiyo na. At sumaiyo rin. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa simula ng gawain ni Jesus. Pagisiyan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan sabat malapit na maghari ang Diyos, anyaya sa atin ni Jesus. Tinawag niya si Nayas, Pedro, Andres, Santiago at Juan upang sundin siya at maging mga mamamalakaya ng mga tao at upang maging katuwang sa gawain pangaral ng mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at sa pagpagaling ng mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Dinginawa natin ang kanyang panawagan sa pagbabagong buhay at sundin natin siya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan pag tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na pag-aaring nagdulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wakas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng magkapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kanilian ang lupain ng Sabulon at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa panahon narating, dadaklain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediterranean hanggang sa ibayo ng Jordan at ang Galilea ng Mahinting. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sasaksihan ko
Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipan, gayunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat, ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alita. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba naman nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Lahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binigyan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sino ba ako ni Kristo? Hindi upang magbigyan, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong palayon na baytay ng Jesus sa ibilanggo si Juan. Kahit pumalik siya sa Galilea, ngunit hindi pa siya sa Nazaret na ninaan kundi sa Capernaum. Ang bayan ito ay nasa may bayan ng Dawa ng Galilea. Ang mga hanggalan ng Zebulun at Neftali. Sa gayon na tumbal ng sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanan ang gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-aakwab sa gitna ng kadiliman, sa wakas, ay makita ng maningning niyang ilaw. Liwanag at aglaw nito'y siya na ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugaming sa ilim ng kamatayan. Pagmula noon ay nangaroon si Jesus ang sabi niya, pagsisihan ninyo kaligtan ng inyong mga kasalanan sa mga malapit na ang mag-ari ng Diyos. Sa paglakad ni Jesus na binanglawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon ang tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres. Sila'y nagkahagis ng lambat. Tinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lampad at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad na nakita rin niya ang mga kapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nawamangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lampad. Tinawag din sila ng Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka sa kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot niya Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga, at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Sumayin ko ang Panginoon. Si Jesus ay nanirahan sa Kapernaum. Makita po natin na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem. Pagkatapos na siya isilang sa Bethlehem, sila ay nanirahan sa Nazareth. Pero si Jesus sa kanyang panahon ng pangangarap ay nanirahan sa Kapernaum. So yung last 3 years ng ating Panginoong Jesucristo ay iginugol niya sa Kapernaum. Yun ang kanyang naging home base sa panahon ng kanyang pangangarap. Well, katulad na munang sinabi, ito ay nasa gawing dagat ng ibayo ng Jordan. Ito kasi sa gawing dagat. Siguro isa sa mga kadahilan ay yung access. Kasi alam naman natin ang panahon na Jesus, ang pinakamain na highway ay dagat. Hindi yung katulad ngayon. No? Mayroon tayong mga highway na tinatawag. Mayroon tayong S-Lex. Nung panahon ng Jesus, ang pinaka-highway ay dagat. At ang pinaka-bilis ng mode of transportation ay sa pamamagitan ng paglalakbay ng dagat. Well, ito po ay hindi kontusin po itong dagat. Ito ay lake. Yung Sea of Galilee ay lake. Pero mas madali po ang paglalakbay ng panahon na yon kapag sa pamagitan po ng tubig. Kaya po makikita rin po natin kalimitan ng ating na old towns ay nasa baybayin, sa baybayin ng dawa ng Laguna. Kasi yun ang access, mas madaling yung access sa ibang lugar. Pero yun yung panyaya na nakita po natin na naging kanyang hope sa pamagitan sa kanyang pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At isa rin po rito ulit, yung kaganapan nang ibinahayag sa banal na kasulatan sa pamagitan po ni Propeta Isaias. Yung po yung unang pagbasa na yung kaganapan na natagpuan. Kaya nga po muli nagkaroon ng katuparan. Yun po ipinahayag po natin sa unang pagbasa. Ang lupain ng Zabulon, ang lupain ng Neftali, daan ang nagawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintim. Ayan o, ito kasi nasa outskirt na kung itusin. Itong bayang nag-aapuap sa gitna ng katiliman, sa wakas ay nakakita ng manikning niyang ilaw. Liwanag at taglay ito'y iyo ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. So, sa pamagitan ng liwanag na dala ni Jesus, siya yung tala na siyang magiging gabay upang tunay natin pakinabangan ng kanyang pagliligtas. At nang sa katauhan na yalit ay naging maliwanag na pinakinabangan lalo-lalo na ng mga tao sa nabanggit na lugar gawa ng kanyang pagtigil sa Kapernaum.
isang liwanag. Isang liwanag na rin na siyang tatanglaw. Kaya nga po, ito yung bahagi po ng pagpapahayag ng aming Panginoong sa Kristo. At sa ngayon po, sa optical physics, sa pag-aaral po ng physical, optical physics, at maging bahagi yun ng aming karanasan, na kapag po tayo mas lumalapit sa liwanag, nawawala ang anino. Mas nakikita yung tunay na katatayuan ng isang bagay o ng isang tao. Mas malayo ka sa liwanag, mas madilim, mas maraming anino. Hindi mo higit na mapapansin. Sa iyong paanyayan na ipinapahayag ng buong Megapagay, nawa makita natin ang liwanag na dulot ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na ng kanyang pagtigil sa Kapernaum, na magbigay ng tunay na gabay sa ating pagkilos. At ito po yung maging pamantay-nawa ng ating buhay. Kaya kahit na ako minsan sa pagtingin na pinapanyaya ng buong Megapag, katulad din po ng damdamin ni San Pablo sa kalawang pagbasa sa kanyang pagkadismaya sa mga taga-Corinto na nagkakaroon ng pagkabahabahagi. Anong sabi nito? Ako kay Pablo, ako kay Cleopas, ako kay Kristo. Anong sabi ni Jesus? Nahagi ba si Jesus? Kaya isang panyaya na nawa po ay liwanagan tayo. At isa po sa mga usapin na dapat po natin bigyan pansin na ilapit din natin sa harapan ng Poong Megapag ang naging bahagi rin po no, na ipanalangin natin na higit tayo maliwanagan ay yung panyaya ng simbahan, lalong-lalo na ho sa usapin. Ngayon, isang hamon po. Marami po mga issues na buwag-balangkas ngayon, lalong-lalo sa ating pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano. Pero isa rin sa mga issue na nawa ay ilapit natin kay Jesus para tunay na makita po natin yung liwanag ay alin, ay yung issue po ng death penalty. Sana po makita natin maliwanagan tayo sa hista ng simbahan. Bagamat po ito yung panindigan ng simbahan, kahit na siguro sabihin natin na tayo bilang mga Katoliko, in matters of faith and morals, dapat nagkakaisa. Pero hindi mo namin mayalis na may mga taong ang paniniwala. Ay halimbawa po lamang sa usapin ng death penalty, yes, to death penalty. Pero yung pamanyaya ng simbahan ay no to death penalty. Sana po ay tayo may magkaisa na makita natin yung kahalagahan ng death nang hindi natin pagtanggap sa pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan sa ating panglipunan. Kasi hindi na ho namin ay pinapayagan na kaparusahan ng kamatayan. Kaya lamang may mga nagnanais na ibalik ito sa ating pamayanan. Bagamat po ang sulat pastoral ng ating obispo noong nakalipas na Pasko na binasa natin sa lahat ng ating pagdiriwang ng misa ay sapat na. Pero hayaan po natin na balikan ito sapagkat ito ay isang mahalaking usapin na dapat po natin na panindigan bilang mga mananampalatayang Kristiyano-Katoliko.
sa anong kalindigan, una, gawa ng ito ay ang binibigyan natin na pagpapahalaga nito ang kahalagahan ng buhay. Kaya pagtanong, bakit ayaw natin ng death penalty? Sabagay, sabi nga, the inalienable right to life. Ang may karapatan lamang na pumawi at magbigay ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Isang biyaya yun na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, ang biyaya ng buhay. At walang sino man ang may karapatan na kumuha nito. Sabagat mapahalagahan unawa natin ang buhay. Sabagat kapag nawala na ang buhay, wala na. At ang simula ng lahat ng biyaya ay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay. Makita po natin na ito ay dapat nating pag-ingatan, pahalagahan. Walang sino man may karapatan na kumuha nito. Kahit na po ang gobyerno, kahit na po ang gobyerno, huwag natin hayaan na kunin ito ng gobyerno. At huwag mo natin payagan, sumulit ka ang oras na tayo pumayag, ay nasa ating mga kamay, ang bawat dugong dumanak gawa ng pinayagan natin ng gobyerno na ibalik ang parusa ng kamatayan. Siguro sabihin natin ni Father, yun naman ay mga kriminal o hindi kulong. Pero huwag kamatayan. Bakit? Sa oras kasi na yan ay pinayagan natin, kaya nasabihin natin na hindi naman ako ang naglagay ng suits, hindi naman ako ang bumaril, hindi naman ako ang nag-inject. Kung sakaling mga lethal injection ay gawa na tayo ay pumayag, their bloods will be on our hands. Mababahiran ng dugo ang bawat kamay natin sa sino mang daraan dito na pakapaparusahan ng kamatayan. Pangalawa, sa pagyaya po na ipinahayag po ng Pasko ng ating kagalang-galang ng Obispo, ang kadahilanan na ibinigay ulit, ang kaparusahan ng kamatayan ay hindi ang pagbibigay ng kaparusahan ng kamatayan ay hindi isang solusyon, kundi isang problema. Hindi mo pwedeng gawing solusyon ang isang problema. Kasi bakit problema? Bakit problema yung pagpapataw ng kamatayan sa sino mang kriminal? Kasi nga, sabi nga natin, bakit problema yun? Kasi yun ay again sa number one ng pamantayan natin. Yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. Ano yung problema natin? Kriminalidad. Hindi ang pagbibigay ng kamatayan, sapagkat yung kamatayan ay isang problema. Isang problema yun. Problema yan na maliwanag na ibinahagi ho ng ikalimang utos ng Diyos. Huwag kang papakan. So, huwag mong gawin solusyon ang problema. Bahagi yun na kung saan ay bigyan natin ng pagtugon yung malaking ugnayan ng pagkaunawa natin sa hinihingi ng katarungan ng lipunan na ginagalawan natin. At pangatlo, ay alin, siguro sabihin natin, paano natin makakamit ng katarungan? Huwag natin kalimutan na mayroon tayong purgatorio. Ano yung purgatorio? Yung purgatorio din,
doon ka magbabayad. Bagaman kung ninanais natin na maibigay yung hinihingi ng katarungan habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, alam natin sigurado hindi tayong makalalagpas pagdating sa kabilang buhay. At sigurado hindi tayo magkakamali. Justice will be extracted